kasi ito ang magiging front ko. Yan. Kasi later on ilalabas ko yung magandang ugat dito. Yan. Maganda yung torch nyo dyan. Saka may ugat din dito. So, ito yung magiging right ko. Tapos, dito yung magiging left ko. Tapos, ayan yung magiging bank ko. Pag may tumubo dito, doon ako kukuha ng front. So, ito yung magiging left ko. So, right. And then, magkakaroon ako ng left dito. Kikita nyo itong down na to. May buds dyan. So, tutubo yan dyan. So, hintayin natin. So, dito. Nagawa tayo ng pad dito. And then, so, may right na tayo. May left tayo. Ito yung magiging back ko. So, either dito or dito. Pag may tumubo, yung gagawin nating front. And then, doon na tayo kukuha ng apex. So right, left, back. Papatubo tayo dito. Kahit saan dyan. Kung may tumubo dyan, kukuha tayo ng pang front natin. And then yung tumubo ulit yun. Hanggang dito lang yung height na gagawin natin. Pinutol ko siya. So kung makikita nyo, ito yung kanina. And dyan yun. Pinutol ko siya kasi ang gusto kong mangyari from dito sa base papunta dito sa trunk line niya, masyadong mahaba diretso, so wala siyang movement. Kaya ang ginawa ko, para magkaroon na rin tayo ng tapered, kasi later on pag nag-heal ito, tataba ito, so magiging tapered siya. Pero kung ito masyadong mahaba tsaka tuwid, wala tayong magandang movement. So pinutol ko siya, and then kinorte ko siya, rinedy ko na siya na meron na akong right. So yan yung magiging pad ko sa right. Tapos dito, kagaya nung sinabi ko kanina, pag may tumubo dyan, so yan yung magiging, dyan ako kukuha ng left. Tapos ito, ipinorma ko na siya doon kasi dyan ako kukuha ng back para meron akong right, meron akong left. Dito na ako kukuha ng back. So kung may tumubo dito, 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 so doon ako kukuha ngayon ng magiging front ko. Halimbawa may tumubo dito, so may right na ako, may left na ako dito, so gagawin ko na siyang back. Ngayon dito ako kukuha sa tutubo dito ng magiging front, so magiging ganun siya. And then pag may tumubo naman dito, yun na yung gagawin kong apex. So ang height na gagawin ko sa materials na ito is hanggang mga ganyan lang siya. So base, trunk, pinutol ko kasi diretso, ang pangit, parang hotdog. So gagawin ko siya ng movement, pinutol ko na dyan para mag-tapered na rin siya. So later on, magmamatch na rin yan. So dito papatubo tayo, gagawin natin back to, magpapatubo tayo dito front, and then yan na. Okay, tutubo rin yan. So sa pagbubonsai, kailangan lang dito patience, kailangan lang mahabang pasensya. Yan. So alam nyo na, right, papatubo tayo ng left dito. Ito na yung back natin. Papatubo tayo ng front dito. And ito lang yung height na gagawin natin dito sa materials na to. Okay? So sana nagustuhan nyo yung tip ko dito sa maliit na materials na to. And sana subscribe na rin kayo.